Magandang umaga pa tayo, family. So anong meron? Bakit ako may ihawan doon? Mag-iihaw tayo ng tarantula. De joke lang. So gagawin ko ngayon ay magpapainit tayo. Papainitan natin yung mga kinuha ko na mga enclosure decoration. Yan. Ito. Pinakamahalaga, ang COCO PEAT. Bakit natin gagawin to? Siyempre para makasigurado tayo na safe naman yung ating mga alaga. Meron naman kasi kung saksak lang tayo ng saksak doon sa ating enclosure. Tapos natin tinitingnan kung ano yung mga elemento doon sa loob ng yung mga decoration natin sa enclosure. Kasi siyempre ingatan din natin yung ating mga alaga. So itong mga to kasi mga DIY lang to. So mga pinagkukuha ko lang kung saan to. Hindi to galing sa pet shop talaga. So meron tong malamang meron tong masasamang elemento sa loob. Ito galing to sa sinala na buhangin. So yung bato-bato niya. Para maganda rin kasi to panlagi sa enclosure sa ilalim. Tapos itong mga kahoy-kahoy na to. Ito yung mga hides, magiging hides ng mga tarantula. Ayan. So ito pinagpulot-pulot ko lang kung saan-saan to. Pag nakita ko magpwede, so kinuha ko. So ito, saka ito. Ito balat to ng santol. So saan ko lang to kayo nagkukuha eh. Kaya alam ko may mga masamang elemento yan sa loob. Tapos ito. Itong COCO PEAT na to, binili ko lang to eh. Pero hindi to galing sa pet shop talaga. So dyan-dyan lang yan. Nakita kami, COCO PEAT camera, napabili, tapos yun na yan. So, hindi ko rin alam kung anong meron sa loob nito. Kasi iba kasi dito, wala nga insekto, pero may mga itlog. So, hindi rin nakikita yun. So, talaga natin painitan. Para naman, yung itlog ng mga masamang elemento na yun, eh, kung hindi natin matanggal, eh, papatay na siya. So, hindi na sila pipisa. So may dalawang klase pala ng ano na ginagawa ko sa pagtatanggal o pagpapatay ng mga insekto o mga masamang elemento sa mga panlagay natin sa enclosure. Yung isa, yung nilulubog sa mainit na tubig. So, mga kumukulong tubig. Nakita itong bato. So pag may kumukulong tubig, kinailubog mo lang ito. Itong mga yung mga hides na to. Ang COCO PEAT hindi advisable para sa mainit na tubig eh. Kailangan tuyo to eh. Hirap kaya nitong basta tapos patutuyo, ang hirap nun. So ito para dun sa isa, yung pagpapainit. Kailangan mo lang dyan kahit palit na kaldero o kaya yung plain na yero. Yun. Basta mainitan lang siya. So ang gagawin ko ngayon, yung sa apoy, pagpapainit. Kasi tinatamad ako magpakulo ng tubig. Mahal ang tubig dito. So, ipapakita ko sa inyo paano yung ginagawa ko. Ay, yung gagawin ko pala, huwag yung gagayahin kung wala kayong patnubay ng inyong magulang. Matatanda sa inyo. Nga, sige, panoorin nyo na lang. So, maraming salamat. Thank you.
ko.